Sunday ng hapon, malakas ang ulan. Buti na lang tapos na magpakain si Papa ng mga alaga. Welcome po sa ating My Farm Project. Gusto ko kayong ipasyal dito sa palibot ng My Farm Project. Sa ngayon ay tapos nang tumigil ang malakas na ulan at ang nakikita nyo ngayon ay ang alagaan namin ng mga pabo. Nakakalungkot man pero gusto kong ibalita sa inyo na hindi naging successful yung unang batch ng mga itlog na nilimliman ng mga inahing pabo. Nabugok lahat ng itlog na mahigit 20 peraso. Ang sabi ni Papa, hindi kasi maayos yung naging limliman nila. Kaya yung lamig, hamog ay nakakapasok dito sa pwesto na ito. Kaya nabugok yung mga itlog. Kailangan talagang makagawa ng maayos-ayos na pabahay para sa aming mga pabo. Sa kanang bahagi ay itong bakanteng pwesto na ito na kung saan dati ito ay madamo. Dahil sa si Pogi ay tinatali dito sa paligid na ito, nasungkal niya na ang karamihang mga damo dito. At ito ay nabuksan para maging karagdagang espasyo sa aming mga pato at manok. Yung alagaan namin ng mga pabo na nandito sa aking gawing kaliwa ay katapat ng bakanting lote na kung saan si Pogi ay sumusungkal. Malapit ito dito sa unang farmhouse na kung saan dito sila mama nanunuluyan. Marami nang sira ang farmhouse na ito. Nung bumalik dito sila Papa ay ni-repair na lamang ito. Sa tapat ng farmhouse na ito ay ang karugtong ng bakanting lote kung saan si Pogi, ang aming junior boar, ay tinatali at nagsusungkal. Malapit din ito sa isa pa naming pabahay para sa mga native pigs. May mga ilang fatteners kami na pinapalaki dito. Pero itong batch na ito ay may mga ilang mga nabansot. Naririto rin sa pabahay na ito yung tatlo ko pang inahin. Mula dito ay puntahan natin yung espasyo kung saan pinapakain ni Papa yung aming mga alagang mga pato at manok. Ito yung gitna na bahagi ng dalawang farmhouse at nung pwesto ng mga pabo. Umikot tayo dito sa farmhouse na tinuro ko sa inyo. Yan, makikita nyo si Papa, may ginagawa siya doon na preparation, pagluluto. Ito yung aming kusina. Andun si Mama sa loob, may piniprepare na pagkain. At si Papa naman ay magluluto para sa pagkain naman ng mga native pigs para sa kinabukasan. Katabi ng aming lutuan, yung taniman, yung aming garden. Naririto yung karamihang mga namumungang mga saging, naririto yung mga Madre de Agua, at naririto yung mga gabing San Fernando. Ito rin yung paboritong spot na galaan ng aming mga native chickens. Itong bahaging ito na nakikita nyo ay ang bagong portion kung saan nagtanim si Papa ng mga pinapasibol na mga gabing San Fernando. Dito nakakagala yung aming mga native chicken at nakakahanap sila ng pagkaing gusto nila. May 3 puno ng saging dito na may bunga sa ngayon. Naririto sa likod naman yung karamihang gabing San Fernando. Malapit ito dito sa isang pabahay kung saan naririto yung mga inahin at yung mga ilang native pigs na pinapalaki namin. Ang pabahay na ito ay katabi ng ilang mga malalaking puno ng saging. Nasa likod ito ng unang farmhouse na pinakita ko sa inyo kanina. Mula dito ay balik tayo doon sa bahagi kung saan nagluluto si Papa nung pagkain ng mga native pigs. Meron akong isang challenge dito dahil dito namin tinatambak yung mga katawan ng saging na kung saan pinagkuhanan ni Papa ng malalambot na bahagi. Nag-iisip ako kung anong magandang project para dito sa mga pinagbalatan na galing doon sa
katawan ng saging na kinuha ni Papa. Katabi ng lutuan, yung bahay ng bulugan, yung inahen na upgraded native pigs at yung mga patabain namin mga fatteners. Mula sa bahagi na ito ay puntahan naman natin yung isang farmhouse. Yung farmhouse ay katabi nung pabahay nung mga native pigs, nung bulugan at nung aming upgraded na inahen. Yan yung bahay nung mga alagay na ito. Katabi niya yung farmhouse na dating tinutuluyan nila mama na ngayon ay amin ng stock room. Sa harap nito ay nagbabantay ang aming farm dog na si Robin. Silipin natin sandali yung ilang mga fatteners na nandito sa pabahay na ito. Ngayon ay tahimik na sila dahil tapos na sila kumain. Sana po ay nag-enjoy kayo sa maiksing tour na ito ng aking My Farm Project. At hanggang sa muli po mga tigapanood ng channel na ito, ako po ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong suporta, sa patuloy ninyong pagtangkilik. Hanggang sa muli po, happy farming po sa ating lahat.